Hello po muli mga katpamilya, katropa. Bali, ang topic po natin today, paano nga ba ang tamang pagdideworm ng ating mga alaga? Bali, dito po, ituturo ko po sa inyo yung home remedy na ginamit ko po as dewormer. At yun pong under vet prescription at yung over-the-counter dewormer na ginamit ko din po. Tulad po ng sinasabi ko, dito po sa channel na to, dito po ako nag-a-upload ng informative at inspirational stories patungkol po sa aking mga pusa. Tulad din po ng sinasabi ko ulit, hindi po ako veterinarian at hindi rin po ako ganun ka-experto. Bali, ang isinishare ko po sa channel na ito ay yun pong sariling experiences ko po sa aking mga alaga na nagkaroon po ng magandang kinalabasan sa kanila. At ang mangilan-ngilan naman po ay ang payo po ng ating mga trusted vet. Bago po tayo mag-deworm mga katpamilya, alamin po muna natin yung mga common sign na ang ating alaga ay kinakailangan na nga pong i-deworm. Una po, kung papansin niyo po ang kanilang pupo, minsan po makikita niyo po na meron na po itong bahid ng dugo. So isang sign din po 'yon na kinakailangan na nga po silang i-deworm. Pangalawa po, ito rin po yung nagiging sanhi ng kanilang pagtatae, diarrhea. Tapos po, minsan po makikita niyo po yung alaga nyo, nawawalan po siya ng ganang kumain kasi nga po meron po siyang nararamdaman sa kanyang tiyan, yung abdominal pain. Tapos po, isang reason din po kaya nagmumuta po yung mata ng ating mga pusa ay dahil marami na po silang parasite. Isang reason po yun kung minsan makikita po natin ang ating alagang pusa eh nagmumuta po ang kanilang mga mata. Tapos po, isa pa po, minsan makakakita na po kayo, lumalabas na po yung kanilang bulate sa kanilang pupo or minsan po sa kanilang suka. Tapos kung papansin niyo po sila mga katpamilya, nagiging matamlay na po sila. Ngayon po kung gusto niyo naman pong makasigurado talaga, pumunta po kayo sa malapit na vet, ipa-fecal sample analysis niyo po sila para makasigurado po na ang inyong alagang pusa eh kailangan na nga pong i-deworm. Pero yun po mga common sign na yun, malaking tulong po para po malaman nyo na ang inyong alagang pusa nga po ay nangangailangan na nga po ng deworm. So maraming pamamaraan po mga katpamilya para makapag-deworm po tayo sa ating mga alagang pusa. Naririyan po yung mga oral products gaya po ng worm tablet, ng syrup. At saka yung tinatawag po nilang spot on drops, yun pong kalimitang alam po natin na tinatawag po nilang advocate. Tapos naririyan din po yung natural home remedy dewormer na ituturo ko po sa inyo maya-maya. Tapos po, isishare ko na rin po sa inyo yung ginagamit ko pong dewormer ngayon under vet prescription. Kasi ito daw pong dewormer na to, hindi lang po daw tinatarget ang roundworm, tapeworm at saka hookworm ng ating mga alaga. Bali, ito po ay may protection din po sa protozoan parasite. Kasi yun daw pong protozoan parasite ang kalimitang nagiging sanhi po ng pagtatae ng ating mga alagang pusa. Yung protozoan parasite po, kung tinatawag po sa ating mga tao, yung pong amebiasis. So yun po, yung binigay sa akin ni Beth ngayon, na latest, yun daw po ay mas maganda kesa po dun sa naunang ginamit ko kasi po yun daw po ay may protection sa protozoan parasite. So mamaya po, isishare ko na po sa inyo yun. Para kung gusto nyo po siyang subukan kasi mas maganda daw po iyon. So ngayon po, ang isishare ko po muna sa inyo din, gaano po ba ako kadalas mag-deworm sa aking mga alagang pusa? So normally po, sa mga kitten, nagdi-deworm po ako as early as 2 weeks po nila. Tapos po, pang 4th week, 6 weeks, 8 weeks. So kung 8 weeks na po sila, meaning to say po, nasa 2 months old na po sila pag 8 weeks. So from 8 weeks till mag 6 months po sila, from 2 months till mag 6 months po sila, monthly na po ang ginagawa kong pagdi-deworm noon. Tapos po, pag umabot po sila ng 6 months onward, every 3 months na po ang ginagawa ko pong pagdi-deworm. So una po, i-share ko po muna sa inyo
yung ginamit ko pong dewormer under vet prescription at saka po yung over-the-counter dewormer. Ito po yung under vet prescription, Cibola Pets. Ito po yung nirecommend sa akin ni vet kasi ito po hindi lang daw po ito panlaban sa tapeworm, roundworm at saka hookworm. Bali, panlaban din po daw ito sa protozoan parasite. Yung protozoan parasite po kasi, ito po daw yung kalimitan na nagiging sanhi kung bakit nagtatai ang ating mga alagang pusa. Kung baga sa tao, yun nga po yung amebiasis. Bali, ang dosage po nito is 1:1 po. So, bago po natin painumin ang ating mga alagang pusa, siguraduhin na maitimbang po natin ito para maibigay po natin sa kanila yung tamang ml para po maging effective po ang gagawin nating pagdideworm. So tulad po na nakikita nyo sa video, ayan po, itinimbang ko po ang aking alagang pusa at ang kanyang timbang is 4¾ kg po. So kung ibabase ko po yun sa ml, bali 4.75 ml po siya. So kung gusto nyo pong itry yun, ilalagay ko na lang po. Next po, yung doon yun din pong pinagawa ko po sa vet, yung spot on drops. Bali, ipapatak po yun sa likuran ng tenga nila, tsaka dito po sa batok. Bali, ang presyo po nyo noon, kung maliit po ang inyong pusa, yung mga kitten po is 250. Then, yung malaki na po nun is 350 na po. Bali, yun po kung gusto nyo po nang mabilisan. Kung halimbawa may ear mites po sila, may skin problem po sila, ayun. Mas mabilis po ang, kumbaga, ang resulta po nun sa katawan ng pusa. So, ayan po, ang pinakahihintay nyo po mga cat pamilya, ang ating budget friendly, ang ating natural home remedy dewormer. So, ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano ko po ginawa ang aking natural remedy dewormer para sa aking mga alaga. Pero paalala po mga cat pamilya, bago po natin gawin ang pagdideworm sa ating mga alaga, siguraduhin po natin na wala po silang health issues para imbis na gusto po natin silang maging malusog, baka mapasama pa po sila. So, ayan po, panoorin nyo po kung paano ko po ginawa ang aking natural home remedy dewormer. Okay, mga cat pamilya, start na po tayo sa ating natural home remedy dewormer. Napakasimple lang po ng kakailanganin natin, mga cat pamilya. Bibili lang po tayo ng kalabasa. Ayan po, tulad po na nakikita nyo sa video, tinanggalan ko na po ng buto ang kalabasa at inalagay ko po sa malinis na lalagyan. Tapos po, ang gagawin lang po natin is ibibilad po natin siya sa araw, yan po, hanggang ito po ay matuyo. Kapag ito po ay natuyo, ilalagay lang po natin siya sa blender at ibiblender po natin siya hanggang maging powderized po ito. Yan po, tulad po na nakikita nyo, yung sa akin po, hindi po talaga siya nag-powderize kasi po hindi ganun kaganda ang aking blender. Pero uubra na po yun, mga cat pamilya. Tapos po, ang gagawin nyo lang po, yan, tulad po ng nakikita sa video, ihahalo lang po natin siya sa ating, sa kanilang wet food. Ayan, kung wala naman po kayong wet food, maaari naman po kayong gumawa na lang kalabasa with chicken. So, meron na rin po akong ginawang video doon kung paano po gumawa ng DIY na wet food ng ating mga alaga. So, ilalagay ko na lang din po sa description sa baba kung gusto nyo pong mapanood kung paano ko po ginawa ang aking wet food. So, ayan po, ayan. Kumakain na po ang aking alagang si Kroger. Ayan, yan na po ang ginawa kong pang deworm sa kanya. Dagdag kaalaman po mga cat pamilya, alam nyo po ba na ang buto ng kalabasa ay nagtataglay po ng cucurbitacin? Paano ba yung pronunciation? Cucurbitacin, ayan po. Para lang akong si Kuya Kim ha, no, dagdag kaalaman. Pero ayan po, yan, yung nakikita nyo po ang naka-flash sa inyong screen, ang buto ng kalabasa ay may cucurbitacin daw po, which amino acid that paralyze leaching worm, which cause them to lose their grip on the wall of your cat's intestine. Ano ba yan? Naano ako sa bibig ko. When they lose their grip, they are easily pooped out. Ayun, ganun pala yun, mga cat pamilya. So, tanong po ulit, ano daw po ang benefits ng kalabasa? So, ayan po, nakapop up na naman po sa inyong screen. Ang benefits daw po ng buto ng kalabasa ay good fiber, maliban po sa anti-parasitic siya.
prevent stomach cancer. Good for the heart, contain antioxidant. Lower bad blood pressure. Ano yan? Nabubulol na ako. Ano ba yan? Omega-3 fats at tasty daw po. Ayun. Ganun po pala yun. Napakarami po pala niyang benefits daw po. So, meron pa po silang itinuro sa akin na another remedy. Yung pong paggamit ng apple cider vinegar. So, pwede daw po tayo maglagay ng 1/4 teaspoon sa kanilang inumin araw-araw. Pero hindi ko pa po yun natatry. Kaya hindi ko pa po masasabi na effective yun. Kumbaga, naibulong lang po nila sa akin yun. Pero kung gusto nyo po siyang itry, at kung palagay nyo po is maganda po siya, after nyo po siyang itry, paki-comment naman po sa baba mga katpamilya para sa susunod po, maitry ko naman po siya. At makakuha naman po ako ng idea sa inyo about sa mga experiences nyo about po sa paggamit ng apple cider vinegar as the warmer po. At kung meron naman po na nakagamit na po ng apple cider vinegar as natural remedy the warmer, please po paki-comment din po sa baba nang sa ganun po makapulot naman po kami ng ibang pamamaraan po para makatulong po sa ating mga alagang pusa para mapanatili po natin silang healthy. Ayan po. So, sana po nakatulong po sa inyo ang video na to para lahat po ng ating mga alagang pusa ay maging strong katulad po natin. So, yan po. Para po malayo rin po tayo sa gastusin. So, hanggang sa muli po mga katpamilya. God bless po sa ating mga pet lovers.